asahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tianco na muling maghahatid sa inyo na isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Isa siya sa pinakatanyag na atleta ng bansa. Lubusan siyang sumikat noong taong 1981 nang manalo siya ng gintong medalya sa track and field competition ng Southeast Asian Games. Mula noon ay hindi na mabilang kung ilang beses na siyang nagdala ng karangalan sa ating bansa dahil sa kanyang angking bilis sa larangan ng pagtakbo. Pero sa likod ng kanyang tagumpay ay may kwento rin ng iba't ibang hinagpis, gaya ng malalim na hidwaang minsang namagitan sa kanilang mag-ama, ang pag-aagaw buhay ng kanyang anak dahil sa malupang karamdaman, samantalang ang isa namay namatay dahil sa aksidente. Ngunit sa lahat ng ito, nanatili ang pananampalataya niya sa Diyos at sa kanyang sariling kakayahan na malampasan ang mga unos sa kanyang buhay. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Lydia De Vega Mercado. Tunghayan po natin! Watch your Zerapet. Lydia De Vega now by a commanding lead over P.T. Usha. She will win this over P.T. Usha. The unofficial time is 11. Bata pa lang si Lydia nang una siyang umani ng gintong medalya dahil sa kanyang pagtakbo. Sa edad na 16, isa na siyang ganap na sports superstar. Yay! Pumasok na nga kayo ng nanay mo sa loob. Magpahinga ka na. Sige na. Sige, papasok na kami. Ha? Magandang gabi po. Lagayo. Ikaw napapansin ko eh. Lagi ka nakaabang sa anak ko. Eh, kung may balak na ligawan mo ang anak ko, tumigil ka. Huwag ka magkakamali. Kailangan paghandaan niya ang kinabukasan niya. Humahanga lang naman po. Mina! Hindi ko kailangan paghanga mo. Ayoko na makita mukha mo, ha? Bilang ama at coach na rin ang kanyang anak, likas na kay Mang Francisco o Tatang na maging stricto kay Lydia, lalo na pagdating sa mga manliligaw nito. Kaya naman, bihira lang ang lalaking nangangahas na lumapit kay Lydia. Tingnan niyo, pare, ang bilis tumakbo. Sino pa ba naman ang tatalo dyan? Oo nga, pare. Eh, mukhang wala rin tatalo sa pagiging number one pa ng Lydia De Vega na yan, eh. Sino ba naman ang hindi hahaka dyan? Tingnan niyo, ang bilis ng tumakbo, sexy pa. Ano, in love ka na niyan. Tigilan mo na magpapantasya sa kanya. Malayo kong magustuhan niyan. Sino ka ba naman kumpara sa isang track and field superstar? Oo nga naman, pare. Eh, ang balita ako dyan, malupit magbantay ng tatay niyan. Kaya wala makaporma sa kanya. Guardyado sarado. Teka mo na, lumalayo yata usapan eh. Kumahanga lang naman ako dun sa tao eh. Ano mo kasama dun? Ganun na rin yun. Mauwi rin sa pakialaman na aramdaman mo sa kanya. Alam mo, pare, hindi ko susundan ang bawat galaw ng isang tao. Hindi ko siya mahal. O hindi ko siya kasanada. Sa tingin mo? Puro kayo kalokohan. Uminom na lang tayo. O. Masarap ang inanda akong pagkain dahil alam kong gutom na gutom kayo sa biyahe. Kain na. O. Nay, busog pa po ako. Kumain na po ako kanina. Amo? Akala ko ba sabi mo kanina gutom na gutom ka? Abay, kumain ka. Hindi pwede siya nagugutom. Oh, kumain ka ng maraming gulay. Neto, busog ba po talaga ako? Mauna na po ako sa kwarto. Kahit hindi ka magsalita, alam ko masama ang loob mo. Kung ano man ay pinagmumukmuk mo, naiintindihan kita. Ano naman kasi unay, talo ko pang robot eh. Lagi na lang po si tatay ang nasusunod. Sa pagkain, isipin niyo ba, ang daming bawal. Bawal mag-party, bawal magpuyat,
Pati sa pagkain ko siya nasusunod. Eh, paano naman yung gusto ko? Tindihin mo na lang tatay mo. Para sa'yo rin naman itong ginagawa niya sa ikatatagumpay mo. Eh, kung talaga kung para sa akin, bakit parang hindi ko naman yata ma-enjoy? Parang hindi ko maramdaman. Eh, sinusunod ko naman yata ang gusto niya. Nag-uwi naman ako ng medal para sa kanya. Eh, paano naman yung gusto ko? Jai, sinisiguro lang ng tatay mo na mamaintain mo ng maayos ang sarili mo, ang kondisyon ng katawan mo. Sana naman ang naintindihan niya na meron din naman akong sariling buhay. Kaya ko rin naman magdesisyon para sa sarili ko. Ah. Kaya ko naman alagaan yung sarili ko. Ay, inay naman, tingnan niyo yan. Eh, pati kayo, hindi niyo ako naintindihan. Ito, pinagtatawanan niyo ako. Naunawaan kita. Hindi lang ako makapaniwala sa sinasabi mo. Ano ibig niya sabihin? Ay, nako. Dalaga na ang anak ko. Gusto nang tumanggap ng manliligaw. Ay naman, hindi naman ganun eh. Alam ko ang gusto mong magkaroon ng sariling buhay bukod sa pagtakbo. Kaya lang, huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. May tamang panahon para sa lahat. Pinapangiti lang kita. Kasi, mas maganda kang dalaga kung nakangiti ka. Eh, maganda naman din po ako kahit hindi ako nakangiti, di ba? Siyempre, parang ako, di ba? Nay talaga. Aminado si Lydia na bagamat mahal niya ang kanyang tatang, kinatatakutan niya rin ito. Pursigido kasi si tatang na maging pinakamahusay si Lydia sa larangan ng pagtakbo. Akala rin ng iba'y likas na kay Lydia ang pagiging magaling na manlalaro. Pero ang hindi nila alam, matindi ang pagsasanay na pinagdaanan ng premyadong atleta. Birthday ko nung kaklase ko. May party siya. Kaya... Pupunta ka. Hindi pwede. Biyay, alam mo naman sa lahat ng ayoko, may napupuyat ka. Baka mamaya kung anong bisyo kang mapulot mo sa pupuntahan mo, itulog mo na lang yan. Maaga pa ang isayo natin bukas. Maaga tayo. Halika na. Halika na. Ha ha!
Number one fan ho ako ni Lydia. Talaga? Oo. Katunayan nga po, lahat ng laban niyan, eh, pinapanood ko. Binabantayan ko talaga, tsaka iniipon ko yung mga clippings niya. Pakiramdam ko nga ho, eh, in love na ako sa kanya, eh. Kaya lang, sino ba naman ho ako para pansinin niya? Tsaka isa pa ho, balita ko, matapang ho yung tatang niya, eh. Wala akong makalapit para manligaw sa kanya. Pero ako ho, kahit na ho, makita ko lang siya ng malapitan. Para na akong tumama sa sweepstakes. Go, Lydia! Ako, eh, bakit ho? Pasensya na ho kayo, kaya ganito lang ako. Medyo excited ako, eh. Kasi lalaro na si Lydia. Panoorin natin. Okay lang yun, Iho. Natutuwa lang ako sa'yo. Alright, ready. Quest. Go, go. Yan na. Pag-umisa na. Biruin yun, ilang paso niya yung mga Amerikanong kalaban niya. Mabuti na karating po kayo. Salamat sa Diyos. Ako, natutuwa ako para sa iyo. Ah, siya nga pala, Jai. Si Paolo. Paolo Mercado. Hi. Matagal na po kayong magkakilala kasi parang ngayon na kita nakita. Anak ko si Lydia. Nanay ko, ano akala mo? Kapatid ko. Nanay mo? Anak ko si Lydia. Pasensya na po kayo. Ay, magandang araw po. Tara. Tara. Sige. Paano, bye. Ano naman kasi nakain mo? Pati yung lalaki yun, inihila-hila mo pa para ipakilala sa anak mo. Ano bang problema doon? Wala namang masama sa ginawa ko, ah. Kahit na! Tagahanga yun ang anak mo. Kahit na ba ano pa siya, kahit tagahanga pa siya. Kahit na sino pa siya, ayoko may umaaligid sa anak mo. Eh, ang pangit naman mo siguro kung babastusin ko yung lalaki. Bakit? Sinabi ko bang bastusin mo? Ang sinasabi ko, yung mga ganyan, dapat iniiwasan mo na. Hindi makakatulong sa pangarap mo yan. Ano magagawa ng lintik na lalaki niya? Pati itong jeep natin, nagluloko tuloy. Nay, ano sa tingin mo? Okay na tumbok ko? Kaya lang, hindi kaya parang boring kasi lagi na lang po ako nakaponytail. Paano kailugay ko? Ano sa tingin niyo? Kaya nakalugay, kaya nakatali, maganda ka pa rin. Ay naman. Totoo, anak. Sa pang, ang kabutihan ng tao, hindi nakikita sa ganda ng itsura. Kung hindi, dito. At ikaw bilang isang anak, napakabuti ng kalooban mo. Eh, pero nanay, siyempre gusto ko rin magmukha ko maganda sa paningin niya, no? Paolo. Mukhang may pinagpapagandahan ng dalaga ko, ha? Isang paalala lang, ha? Hindi makakatulong sa mga pangarap mo ang tumanggap ka ng manliligaw. Sisirain lang nito ang focus mo. Alam ko na sasabihin mo. Madalas ko nang marinig sa'yo yan. Ayoko na magtalo pa tayo. Magpahinga ka na. Bisita anak mo. Sino? Si Paolo. Kausap ko na siya kanina.
Umuwi na. Kanina pa. Kaya magpahinga ka na. Magpahinga ka na. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ni Tatang, tila lalo namang nagpursigi si Paolo sa panunuyo niya kay Lydia. Ngunit patuloy na hinahadlangan ni Tatang ang pag-iibigan ng dalawa. Lydia? Uy! Ba't nandito ka? Baka makita ka ni Tatay. Para sa'yo. Ay, nag-abala ka pa? Wala yan. Uy, pasensya ka na sa tatay ko, ha? Medyo mahigpit eh. Pero mabait naman yon. Ayaw lang ako paligawan. Napansin ko nga. Kaya nga dito kita pinuntahan eh. Yay! Yay! Hindi ba nakikita naging sayongan ako? Nakakaistorbo ka. Pasensya na po. Eh, tay, ano? Matuto ka rumispeto sa oras ng iba. Oras ito ng pagiging sayo. Hindi na panliligaw. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Eh, tay, tama na, tama. Sa pa nga pala, kung inaakala mo pumapayag ako na manligaw ka sa anak ko, nagkakamali ka. Marami pang pangarap si Lydia. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Kung hindi, ako makakalaban mo. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Opo. Oh, ano pa? Sige po. Hoy! Oh. Tatay. Naalala ka lang ng tatay mo. Eh, ano naman ang dapat eh, ipag-alala? Hindi na ho ako bata. Kaya ko na ho yung sarili ko. Mabuti pa nga ho yung mga kaibigan ko, mga dalaga. May kanya-kanya silang buhay. Nakakagalaw sila na hindi sila minamandoan ng mga tatay nila. Hindi katulad ko. Noon pa man hanggang ngayon, lagi na lang ako minamandoan ni tatay at hindi ako pwedeng tumanggi. Ay, sabihin niyo nga. Naging masama ba akong anak para hindi niya pagkatiwalaan? Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Stricto lang ang tatay mo, pero mahal na mahal ka niya. Mahal? Eh kung gano'y bakit ko kailangan makulong sa sarili kong tahanan? Huwag mong masama yan ang ginagawa kong pag-iipit sa'yo. Ang lahat ginagawa ko para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Ginagawa niyo para sa akin o para sa inyo? Ano pang nangyayari sa inyo? Tama na yan, Jai. Hindi nga, kailangan sabihin ko na to. Dahil kung hindi ko pa sasabihin ngayon, hindi ko na to masasabi kahit kailan. Nagpapasalamat naman po ako at pinagpapahalagahan ko ang mga sakripisyo ninyo at saka pagmamahal niyo para sa akin eh. Hinihiling ko lang po sana kung pwede maintindihan niyo naman yung nararamdaman ko. Wala kang utang na loob. Kiko, tama na. Anak mo ang gusto masaktan. Maring tinutulan ni Tatang ang pagkakaroon ni Lydia ng kasintahan. Sagabal daw ito sa karir ng dalaga. Ngunit anumang paghadlang ni Tatang, hindi pa rin matalikuran ni Lydia si Paolo, ang kanyang masugid na manliligaw. Kaya't lingid sa kaalaman ni Tatang, sinunod ni Lydia ang tawag ng kanyang damdamin. Saan ka pupunta? Kakausapin ko lang sandali si Paring Erning. Baka hindi ko abutan eh. Kumain ka muna. Babalik agad ako. Ano bang tinitignan mo dyan, ha? Nay, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kami na ni Paolo. Ha? Naku, eh, kailan pa? Naku, Jai, mag-ingat-ingat ka at baka mahuli ka ng tatang mo.
Bakit isusumbong niyo ako? Sa totoo lang, hindi ko alam ang nararamdaman ko. Natutuwa ako para sa'yo. Pero parang may kumakabog sa dibdib ko, hindi ko maintindihan. Basta na yung gusto ko sa kasal ko, nandun kayo, ha? Kasal? Ano kasal? Eh, magpapasecret marriage kami ni Paolo. Teka muna. Ang bilis-bilis naman yata niya mga pangyayaring yan, ha? Ikaw ba sigurado ka dyan sa mga desisyon mo? Sigurado po ako. Sigurado ako na mahal ko siya. At lalo kong sigurado naman na mahal niya ako. Pero... Nay, huwag ka nang kumontra. Basta, gusto ko yung araw ng kasal ko dahil importante sa akin, yung special sa akin. Nandun kayo para makita niyo kung gaano ko kasaya. Pwede. Yan! Ako! Mahal na mahal ko kayo! Eh, hindi na siguro darating si Nanay Mary? Eh, baka na-traffic lang yon o kaya baka hindi agad nakaalis ng bahay. Mag-iisang oras at kalahati na. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Siguro may mabigat na dahilan lang kung bakit hindi siya makakarating. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya sang-ayon sa naging desisyon mo. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Ang kasal si Lydia kay Paolo, hindi pa rin nagsama ang dalawa. Sa bahay pa rin ang kanyang mga magulang nakatira si Lydia. Oh, bakit? Kailangan ko nang umuwi. Inaanap pa siguro ko ng tatay ko. Maya na, maaga pa naman eh. Hindi mabuti na yung nag-iingat tayo. Naku, ipasensya ka na kung naisama kita sa sitwasyon ko, ha? Wala kang dapat ihingi ng sorry. Nung pinakasalan kita, hinanda ko na ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ah, naiintindihan kita. Maraming salamat, ha. I love you. Love you too. Mary, tawagan mo nga si D.I. May pag-uusapan ka. Tulog na. Oo, kanina pa natutulog. Ha? Aga naman natulog. Ikaw naman, hindi pa kita maintindihan eh. Ayaw mo po yata ang anak mo. Pero pag natulog naman ang maaga, nagtataka ka. Bale. Bukas ko na lang kakausapin. Jai, tanghali na. Wala ba kayong ensayo ng tatang mo? Meron po. Oh, abay, kumilos ka na dyan. Bumangon ka na. Baka abutan ka ng tatang mo dyan eh. Papagalitan ka na naman o. Bangon. Ay, masama pakiramdam mo eh. Sinisigura ako. Bakit? Ano pang kinain mo kagabi? Wala ka naman lagnat ah. Sige na. Kilos na. Ay! Oh! Bakit? Ha? Bakit? Anong nangyayari sa... Jai. Tapat ka sa akin.
Nagnotice ka ba? Dala ng takot at pag-aalala, nagpasya si Lydia na lisanin na ang kanilang tahanan. Tuluyan na itong sumama kay Paulo nang hindi man lang nagpapaalam sa kanyang tatang. Rico, tama na yan. Lasing na lasing ka na. Huwag mo akong pigilan. Iinom ako hanggat gusto ko. Kailan ba kayo natutulokohin ako? Hindi ka namin niloko. Walang ganong intensyon ng anak mo. Anong hindi niloko? Ang dami na pala nangyayari sa bahay na ito eh, na hindi ko nalalaman. Anong tingin mo sa akin? Tau-tauhan? Anong tingin mo sa anak mo? Tau-tauhan? Kiko naman, hindi sa kinakampihan ko si Jai. Pero nasa tamang edad na siya para magdesisyon. Mahal ka ng anak mo at nirerespeto ka niya. Kaya lang, masyado mo na siyang sinasakal. Nakalimutan mo na hindi mo siya pag-aari at hindi mo siya mapapasunod sa lahat ng oras. Ayun! Kaya pala lumalakas sa loob ng anak mo eh. Dahil kinukonsinti mo. Hindi ko siya kinukonsinti. Inunawa ko lang siya bilang isang ina. Inisip ko lang kung ano ang makapagpapasaya sa kanya. Ko, mangyari na ang lahat. Walang may gustong mangyari ito. Ipagpasadyos na lang natin ang lahat. Wala siyang utang na loob. Wala siyang utang na loob. Sa gitna ng kanyang kasikatan, nagpasya si Lydia na magpakasal kay Paulo. Mahigit isang taon din itong dinamdam ng kanyang ama. Hanggang sa magkaroon si Lydia ng anak, hindi pa rin sila binabati at kinausap ni tatang. Baby. Teka, gusto mo yata. Ayun, teka. May iniisip ako eh. Paano kaya kung ano, puntahan ko na kaya si tatay? Bakit hindi ba? Magandang idea yan. Kaya lang natatakot ako eh. Jai, di ba sabi ko sa'yo noon, kapag kahanda ka ng kausapin ng tatay mo, sasamahan kita o ano may kinatatakot mo? Eh, kasi parang sobra naman yata yung sakit ng loob na binigay ko sa kanya dati. Kung hindi mo kayang kausapin ng tatay mo, huwag mong pilitin ang sarili mo. Teka muna, hindi kaya mas madali kayo magkakasundo kung tatakbo ka ulit? Ano sa tingin mo? Eh, pwede, kaya lang, sino nga magte-train sa akin? Galit ang tatay sa akin. Di kumuha tayo ng ibang magte-train sa'yo. Ha? Tapos, pag nanalo ka ulit, iririgalo natin sa tatay mo yung medalyang mapapanalunan mo. Di ba? Pwede ah. Sige. Oh, sundadi mo talaga. Ang galing-galing. Ang galing-galing talaga. Ang galing-galing talaga ng daddy mo. Hindi mo pa rin ba napapatawad ang anak mo? Desisyon niya umalis. Panindigan niya yun. Balita ko. Nag-iensayo na siya ulit. Eh, di mainam. Pwede na niyang patunayan na kahit nawala ako, maaari siyang tumakbo. Pero nahihirapan ang anak mo. Hindi siya sanay sa ibang coach. Nag-aalala ako.
Kulang pa. Kailangan sagarin natin ang ating pag-iinsayo. Wala pa sa kalahati ng dati mong bilis. Eh, ulitin ko ho. Pahinga lang ako. Sige. Baka pwede namang tulungan mo siya. Akala ko ba kaya niya ako nilayasan? Dahil nahihirapan siya. Ngayon, nag-aalala ka. Matigas sa ulo ng anak mo eh. Matuto siyang tumayo sa sarili niya mga paa. Bakit, Jai? Okay sa suma ng loob. Practice game lang ito. Sa susunod, makakabagay mo. Dahil sa pangyayaring iyon, maluwag na tinanggap ni Lydia na marahil tapos na ang panahon niya sa pagtakbo. Blow. Kaya mo? Wow! Yung mami nag-blow. O sige, sige. Mga bata, pagkatapos yung kumain, umpisa natin yung mga games. Yay! Kain tayo? Uy, okay. Bahala kayo dyan. Kumain kayo dyan. Ha? O, kain lang, ha? Kain lang, ha? Kain lang kayo, ha? Anong gusto? Nay, sa tingin niyo ba masama pa rin ang loob sa akin ni tatay? Masasaan ba at lalambot din ang puso ng tatay mo? Huwag kang mag-alala. Pag uwi ko, kakausapin ko siya uli. Pero alam mo ba, naku, sabik na sabik ang tatay mo dito sa kanyang apo, kay Stephanie. Namimiss ko rin naman ang tatay eh, kaya lang... Pag naiisip ko yung sama ng loob na binigay ko sa kanya, eh, tatakot ako eh. Anak, mahal ka ng tatay mo. Sumama nga lang ang loob, pero walang magulang na natiis ang sarili niyang anak. Eh, Nay, gusto ko makita si tatay. Takot po ako. Wala kang dapat ikatakot. Tay? Tay, sana po mapatawad niyo ako. Alam ko po binigo ko po kayo, pero... Patawarin niyo po ako. Mahal na mahal ko po kayo. Patawarin mo rin ako, anak. Rin kay Tatang ang pagmamahal sa anak. Kaya't muli silang nagkasundo ni Lydia. Nagpasya rin si Lydia na muling balikan ang pagtakbo. Naging puspusan ang paghahanda niya para sa isang kompetisyon. At sa pagkakataong ito, si Tatang ulit ang naging gabay niya. Sa
Sa pagbabalik ensayo ni Lydia, dito niya napatunayang hindi magiging madali ang lahat. Lalo pat pinupulaan ng mga kritiko ang kanyang muling pagtakbo makalipas ang ilang taong pamamahinga. Lipas na. May edad na. Wala nang ibubuga. Ito ang mga punang sumalubong kay Lydia sa kanyang muling pagbawi ng corona bilang pinakamabilis na mananakbong babae sa buong Asya. Talagang puspusan ng pag-iinsayo niyo ni tatay, ah. Oo nga eh. Alam mo, sakit sa katawan, pero alam mo, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Kasi hindi nagalit ang tatay ko sa akin, eh. Alam mo, masaya ako para sa'yo. Aba, eh, lalo na ako. Isipin mo, magkaroon ako ng asawang maunawain, mabait, at magaling magmasaya. Sige, lakasan mo pa. Nabuhala mo naman ako, eh. Pero hindi magiging madali ang lahat para kay Lydia. Ilang linggo bago ang nakatakdang kompetisyon, napabalita na wala siya sa kondisyong lumaban dahil sa kanyang injury sa paa. Lydia, totoo ba kumakalat na balita na baka hindi ka raw makatakbo sa susunod na seasons? Pinatunayan daw po daw ng isang commissioner at isang doktor na hindi nyo nakakayaning tumakbo. Totoo ba yun? Eh, actually, Teka. Sino naman nasagap yung balita niyan? Masyado naman yata ang maaga para husgahan natin ang kakayahan ng ako. Paano nga po kung totoo, sakaling hindi makatakbo si Lydia, ano po ang malak niyo gawin? Ipagpipilitan niyo po ba? Edi, hintayin na lang natin yung araw ng kompetisyon. Tatakbo ang anak ko at walang makakapigil sa kanyang pagtakbo kahit na anong haka-haka pa lumabas. Tingnan, anak. Kakayanin mo sila, anak. Ay, okay na ako. Nasa kondisyon na ako, hindi ba? Yan ang gusto ko, eh. May tiwala sa sarili. Utang ko po sa inyo ang lahat ng ito. Mahal na mahal ko po kayo, tay. At inaalay ko sa inyo ang pagtakbo ko ngayon. Basta itatakbo sa utak mo, mananalo ka. Hanggat alam kong na nasa likod ko kayo, hindi ako matatalo. Alam ko lagi akong panalo. Pakailanman. Si Lydia sa ilalim ng pagtitraining ng ama. Napatunayan niya na epektibo pa rin ang tandem nilang mag-ama. Nasundan pa ito ng sunod-sunod na pagkakapanalo. At matapos mag-break ang sariling track records, tuluyan ang nag-retire si Lydia. Pero dito naman dumating ang sunod-sunod na dagok sa kanyang buhay. Na-diagnose si Jonathan na may bronchopneumonia. Subalit makalipas ang ilang araw, nakumpirma na ruptured appendicitis pala ang sakit ng bata. Agad itong sumailalim sa operasyon. Subalit hindi naging madali ang lahat.
Nagkaroon ng komplikasyon ng unang operasyon, kaya't halos madurog ang puso ni Lydia nang makita ang kalunos-lunos sa kalagayan ng anak matapos ang ikalawang operasyon. Dok, parang awa niyo na. Gawin niyo na ho lahat na magagawa niyo. Nakapatid na kita, Alicious. This is a second operation. Sa napakamura niyang katawan, hindi ako nakatitiyak kung ano ang mga mangyayari. Hindi, pasapain na natin. Iwan muna kita at mayroon akong pasyente sa kabila. Jonathan, umaban ka. Huwag mo ko iwan. Huwag mo iwan ang mami. Hindi ko kaya pag iniwan mo ko. Anak. Jai, lakasan mo ang loob mo. Anak, huwag mo ko iwan, ha. Anak, please, huwag mo iwan si mami. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Sa tulong ng mga kamag-anak ni na Paulo at Lydia, matagumpay na nairaos ang operasyon ni Jonathan. Sa labis na pag-aalala sa anak, halos dito na nila itinuon ang lahat ng kanilang atensyon. Talagang marunong ang Diyos. Hindi niya hinayaang mawala si Jonathan sa atin. Ako, Nay, hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari sa bunso namin. Sige na, Mami. Puntahin mo na ako dito sa mga kalaro ko. Ano ka ba? Kita mo naman nag-uusap si Mami at saka si Lola. Busy si Mami. Huwag mo akong kulitin. Sige na, papuntahin mo na ako doon. Ako. Mahal mo ba ako, Mami? Okay. Tsensya to, ah. O, siyempre naman. Love ka ni Mami. Kaya nga nagtatampo ko kasi lagi ka nalang nasa kapitbahay. Doon ka nalang lagi sa mga kalaro mo. Pero, dahil mahal ka ni Mami, sige, papayagan kita. Dadalhin kita doon. Yay! Ang bait talaga ng Mami ko. Naku, ang lakas naman makuto ng batang ito. Sige na nga. Anay, paki-ano na si Jonathan. Tapos, ako na magluluto. Itutuloy ko lang. Hatid ko lang sa bata. Ako nang bahala. Toy, huwag ka malikot masyado, ha? Opo, Mami. Salamat po. I love you, Mami. Naku, binola pa ako ng anak nito. I love you too. O, dito ka lang, ha? Magluluto lang si Mami, ha? Isa ko pa?
Jay. Jay. Nasaan si Utoy? Tay. Tay, nasaan ho si Utoy? Ano ho nangyari kay Utoy? Jay, ano ba talaga nangyari kay Utoy? Nasaan si Utoy? Wala na si Utoy. Patay na ang anak mo. Kahit nasisihin natin ang buong mundo, wala nang mangyayari dyan. Wala na siya. From the Acts of the Apostles, Peter proceeded to speak and said, "You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached." Ni hindi ko maumpisang mailarawan kung anong nararamdaman ko ngayon. Pagkatapos mag-agaw buhay ng anak ko si Jonathan, ngayon naman pumanaw ang anak ko si John Michael. Sa kanyang pagkamatay, nawala ang isang malambing na bata na laging may handang ngiti at yakap para sa lahat. Kasabay nun ang pagpanaw ng isang pangarap na maging isang atleta katulad ng kanyang ina. Nitong mga nagdaang mga gabi, maraming tanong na nagdadaan sa pag-iisip ko na hindi ko masagot kung anong sagot. Bakit ba ako hinayaan ng Diyos na dumaan sa ganitong klaseng pagsubok? Pero sa nakikita ko at nararamdaman kong pagmamahal at pagsubok mula sa inyong lahat, nakikita ko, nararamdaman ko na ang Diyos pala'y kasama natin sa mga pagsubok natin. Ngayon, pinapatawad ko na hindi lang ang nakapatay sa anak ko, kundi pati na rin ang sarili ko. Ngayon, hinahayaan ko na ang Diyos na magpatakbo ng buhay ko. Ngayon at magpakailanman.
patuloy na pagdarasal, unti-unti ring naalpasan ni Lydia at ng kanyang pamilya ang sunod-sunod na dagok sa kanilang buhay. Sinundan natin ang kwento ni Lydia mula sa kanyang pagiging isang kampyon na atleta hanggang sa makilala niya ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Nakita natin kung paano tinutulan ng kanyang ama ang pagkakaroon ni Lydia ng kasintahan at kung paano ito nauwi sa isang malalim na hidwaan. Ngunit sa bandang huli, nakasundo rin ni Lydia ang kanyang ama. Naging daan ito upang muling balikan ni Lydia ang pagtakbo. Bagamat naging kampyon ulit si Lydia, sunod-sunod namang nagdatingan ang mga pagsubok. Ngunit lahat ng ito'y buong tatag na hinarap ni Lydia at ng kanyang pamilya. Sa pag-asang pagkatapos ng dilim sa kanilang buhay, ay muli din silang sisilayan ng liwanag. Stephanie, bilis! Oh, basta importante, kailangan buo ang concentration mo, ang iyong self-discipline, para maging magaling kang atleta. Hirap naman po pala, Mami. Pero alam mo, mas masarap ang tagumpay pag pinaghirapan mo. Sa main daddy mo. O ano? Pagod na kayo? Takbo! Hala! Sige! Ang bilis ng anak ko! Sa'yo noon, ikaw yung sports superstar, mm-hmm. No? But you were in your teen years, eh. Teenager ka niyan, eh, no? Paano naka-affect yun sa pagdalaga mo? Well, alam mo, Tita Mel, yun na nga po ang sinasabi na na-miss ko yung stage na yun. Opo, years? Kasi nag-umpisa po akong tumakbo at the age of 12. Uh-huh. Kamusta ba si Tatang? Okay naman po. Okay naman siya. Yun na nga lang po ang tingin kasi sa kanya ng marami na talagang napaka-stricto, kumbaga meron ding pusong bato. Pero hindi po ganun si Tatang, stricto lang siya dun sa mga bagay na dapat niyang ipaghigpit sa akin. Naging malaking pagsubok sa'yo yung pagkamatay ng anak mo niya. Opo, si Utoy. Have you overcome? Ngayon po at least, little by little, na nakaka-cope up na rin po ako. Alam ko na kung paano i-handle yung fear na yon. And then sabi ko nga po, wala naman tayong magagawa, kundi tanggapin kung ano man yung nangyari. Paano mo napapaganda ang takbo ng buhay mo na ikaw ay mother at isa, you're a wife, and you're a sportswoman? Okay. Paano nagagawa yun? Well, alam mo, Tita Mel, ano din yan eh. Parang nasa sports ka rin eh. Kailangan alam mong i-manage yung time mo. Basta ang pinaka-importante sa lahat, kung ano man ang ginagalawan mo ngayon, dapat talaga meron kang panahon. Mas maraming panahon mo para sa pamilya. Napapagpatuloy mo ba yung mga natutunan mo o na-acquire mong knowledge noon, when you were a sprint queen, ano mo ina-apply ngayon yan sa buhay mo? Hindi lang siguro sa pagiging sprint queen, but sa totality, yung pagiging isang sports-minded o manlalaro, yung disiplina. Disiplina? Opo. Okay. Yan po ang napaka-importante talaga. Uh-huh. Hindi ka man nasa sports, kung ano man yung ginagalawan natin, uh-huh, kailangan po talaga nandyan palagi yung disiplina natin. Meron ka bang nais na iparating sa mga fans mo? Basta po, isipan lang natin na kung ano man po ang nangyari o na-experience natin sa buhay natin o sa mga darating pa pong pagsubok sa ating buhay, ang lagi lamang po nating tatandaan, huwag po tayong makakalimot na tumawag sa Diyos, kasi totoo po yung sinasabi nila na siya lang ang ating makakasama, makakadamay at ang talagang masasandalan natin. Anong uri ng pasasalamat naman ang maaari mang iparating sa isang amang tulad ni Tatang? Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa, kung hindi rin po sa kanya, Tita Mel, wala rin pong Lydia De Vega na ngayon po ay kinikilala pa rin natin kahit na matagal na nag-retired. At saka dun po sa mga nagawa ko, hindi lamang para sa sarili ko, hindi po para sa pamilya ko, but sa buong Pilipinas po na nakilala tayo sa pamamagitan ng palakasan. Lydia, maraming salamat at pinahintulutan mo ang gamitin ang magpakailanman ang storya mo para magsilbing inspirasyon sa ating mga televiewers. Thank you very, very much for that. Maraming salamat din po, Tita Mel, at maraming salamat po sa magpakailanman. Sa inyo pong lahat, sa kapuso, marami pong salamat. Thank you very much. Bawat balakid na pinagdaanan ni Lydia sa kanyang buhay ay parang mga balakid din
sa mga kompetisyong sinalihan niya. Sugatan man dahil sa ilang ulit na pagkakadapa. Luhaan man dahil sa ilang beses na pagkatalo. Taglay pa rin ni Lydia ang tatag at lakas ng loob ng isang tunay na atletang hindi sumusuko sa gitna ng laban. Ito at ang kanyang di matinag na pananampalataya sa Diyos ang naging sandigan niya upang sa bandang huli makarating din siya sa dulo ng linya at tanghaling kampiyon sa mapanghamong laban ng buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Habang buhay ay hinding hindi ma-